Kumusta mga Brad? Kapag sinabi mong pinakamalakas na underbone ni Suzuki, sasabihin agad nila, Raider yan. Oo na, sige na, Raider yan, malakas talaga yan. Sa kategory ng 4-stroke. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga Raider user talaga na medyo kamote sa kalsada. Based on my experience. Yung tipong maintain lang naman yung takbo mo na 60. Tapos pag naunahan mo sila, ayan na, magre-revs na yan. Brum, brum, brum. Brut, brut, brut. Sisibakin ka niya sabay lingon na parang nagsasabing, uunahan mo ako, eh, King of Underbone to? Isipin mo yung tornilyo ng Raider niya, puro naka-stainless. Pero utak niya may kalawang. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa panahon ngayon walang duda, Raider talaga ang pinakamalakas pagdating sa mga underbone. Sa kategory ng 4 stroke lang. Kapag sinabi na kasi nating toe stroke, ibang level na yon. Kakain ka ng usok dun, hindi masarap yun. Speaking of two-stroke underbone nga po, meron pang bato dyan si Honda, si Yamaha, si Kawasaki, at syempre hindi rin po magpapahuli, si Suzuki. Ayon nga sa mga sabi-sabi, ang mga underbone doon si Suzuki ay built for speed. Ibig sabihin ginawa ang mga motor na ito or dinisign para sa mga habulan or para sa karera. Pagdating sa bagay na yon, mag-agree din ako. Ibang klase nga din naman talaga yung mga underbone ni Suzuki. Yung Raider, King of Underbone, tapos yung Ismas, Legendary. Papalag ka pa ba dun? Pero syempre dahil nga nandito tayo sa Pilipinas, iba din ang pananaw ng ibang tao doon. Alam nyo na, ang daming hipokrito. Kapag yung big bike nagpatakbo na mabilis sa eskinita, o diba ganun yung tunog ng big bike? Syempre sabi ng tao, uy, angas! Lodi, pet malo! Pero kapag yung small displacement naman nagpatakbo ng mabilis iskinita, o diba parang pusa na napakan yung buntot, sasabihin naman ng mga tao, uy, ungas, ako si Raulo Tarantado. O diba, pag naka big bike, angas. Pag small displacement, ungas, agoy. Pero ang motor nga po na pag-uusapan natin ngayon nakahanay sa small displacement pero halimaw tumakbo. Kagaya nga na sinabi ko na sa ibang level, yung mga two-stroke na motorsiklo. At ang motor nga po na pag-uusapan natin ngayon walang iba kundi ang Suzuki Crystal 110 or Suzuki RC 110. Wow! Siguro yung iba sa inyo hindi talaga alam or wala talagang idea na nag-i-exist ang motor na ito. Kung sa bagay, hindi ko rin kayo masisisi doon. Sapagkat ang motor nga po na ito ay nilabas sa Pilipinas noon pang 1994. O diba, magte 30 years na siya. So malamang salamang ang motor na ito ay gamit-gamit ng tatay mo or lolo mo or ng tsuhin mo noong kapanahon na nila. Katulad na lang dun sa probinsya namin, ganyan din yung motor na gamit ng tsuhin ko, si Chupablo. Ede, wow. Sa ngayon nga po, madalang ka na lang makakita ng ganitong klaseng motor sa kalsada. Kasi nga vintage na siya at matagal na rin siyang phase out. Pero may mga ilan-ilan na buhay pa rin yung Suzuki Crystal nila at mamaw pa rin talagang tumakbo. At dahil dyan, pag-usapan na po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Crystal 110 or Suzuki RC Crystal 110 na mayroong 109 cubic centimeter engine displacement. Two-stroke single cylinder, carburetor type, at ito po ay naka-forced air-cooled or jet-cooled or parang meron siyang electric fan sa loob. In short, air-cooled po siya. Aww. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 12.5 horsepower at 7,500 RPM, 12.5 Nm of torque at 7,000 RPM. At ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kanyang tumakbo sa bilis ng 140 km/h. Pero sabi naman ng iba, kaya pa daw lumagpas dun. Pinoy daw kasi sila. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.5 liters fuel tank capacity. At pagdating naman po sa kanyang fuel consumption, parang humihigop din daw po ng sabaw. Ang sukod ng kanyang gulong, 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, dahil ito nga po ay makalumang motor. Drum brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Yung ibang tao, kinoconvert nila yung sa harapan, ginagawa nilang disc brake para mas lumakas pa daw yung kanyang stopping power. Ayon nga po sa mga veterano or yung mga tropa ni Chupablo, kayang-kaya daw sibakin ni Suzuki Crystal yung Kawasaki Leo at yung Yamaha F1. Paano mo sabi? Hindi ako nagsabi nun. Silang nagsabi nun. Eh, pati nga daw Raider sibak dito eh. Ha? Sabi lang din nila yun. Mukhang madami na trigger ah. At mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen at bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel syempre naka-analog. Kung meron nga pong tinatawag na box type na kotse,
Pagdating naman sa mga motorsiklo, ito dun yung matatawag natin na box type. Kasi nga yung design niya, simpleng-simple lang, pero napaka-astig. Pero ito mas astig. Sapagkat nandito na nga po tayo, sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bagay nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na yun nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. At kung sakaling buhay pa yung Suzuki Crystal nyo, mas maganda, wag mo na ibenta. Keep mo na lang. At para naman doon sa mga taong mahina ang pangunawa or mahina yung kokote pagdating sa mga ganitong klaseng video, yung utak kapag hindi na gumagana, benta nyo na. So ang ganito na lang muna mga brad, kung may gusto kang sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito ni Dismisigaw, ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Michael Mamitis Mahasul. Shoutout kay John Vladil. Shoutout kay Nudge Roof Akan. Shoutout kay Adan Corminal. Shoutout sa Kadyang at Makalino Family. Shoutout kay David Ibrio. Shoutout sa Fortuna Family. Shoutout kay Genesis Limosnero. Shoutout kay Carlo Martinez. Shoutout kay Mayumi. Shoutout sa Agarpao Family. Shoutout kay JJ Flor Abdul Rahman. Shoutout kay Keith Dungines. Shoutout kay Zateo. Shoutout kay Hedy Camacho. Shoutout kay Giselle Amihan. Shoutout kay Nay Domine. Shoutout kay Lahing Alae. Shoutout kay Brail Gerald. Shoutout kay Aldrin Camanero. Shoutout kay Jaguar Zilong. Shoutout kay Nelson Aswer. So ang ganito na lang muna mga brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-bye.